So, yun mga boss, ay sa magandang buhay na naman sa inyo. Daniel GTV nga pala, welcome sa aking YouTube channel. So, yung mga boss, yung mapapanood yung vlog ngayon ay lumang-luma. Ito yung mga sinauna kong vlog. Kasi kahit papano may mga naghahanap pa rin na legit versus fake na mga sapatos ato, yung mga Kobe AD, Exodus, yung mga yun. So, i-upload na lang natin ulit. Dilagyan ko na lang ng intro na parang ganito. Para hindi kayo marito. Basta kada araw mag-upload ako ng dalawa, yung comparison tsaka yung performance test. At yun lang mga boss, nakakatawa yung pinaggagawa ko dati, pero ganun pa man, ayos lang yun. For education purposes, para ma-educate kayo kung ano yung pagkakaiba ng legit sa peke. So yun lang mga boss, panoorin nyo na. Yeah! Yun, hello mga boss, Daniel GTV nga pala. Welcome sa aking YouTube channel. Please subscribe to my channel, share nyo sa mga kaibigan nyo para maging aware sila sa legit at fake na shoes, bags, etc. So ang gagawin natin ngayon mga boss is magpe-performance test tayo ng Kyrie 5 Black Magic na legit laban sa fake. Ito yung fake, suot-suot ko na para mas mabilis. So simulan na natin mga boss. So yun na mga boss, tapos na natin i-review yung fake na Kyrie 5 Black Magic. So far, okay naman siya. Pero tingnan natin mamaya yung pinaka-final review. Sasabihin ko sa inyo yung mga kinagandahan niya tsaka yung pangit sa kanya. Magpapalita tayo ng sapatos, i-review na natin yung Kyrie 5 na legit. Sorry mga boss, nakakahingal. O, na, palita tayo ng sapatos.
So mga boss, tapos natin i-review yung dalawang sapatos. Babalik tayo sa kwarto ko mga boss. So kaya nakagin ito yung video. Pinapromote ko nga pala itong t-shirt natin mga boss. Ayan, Dr. Shoes t-shirt yan mga boss. 350 lang. Murang-mura, buy meal yung tatak. So sulit na sulit mga boss. Ang sarap sa katawan. Akita tayo sa taas. Mga boss, tapos na natin. I-performance test yung dalawang pair, yung fake tsaka origna Kyrie 5 Black Magic. So ngayon mga boss, bago tayo magsimula, shoutout muna kay Jirbo Vasquez, kay Christian Fernando, Chancy Cuevas, It's Rovi. Ay hindi, ayun, ayun. Shoutout sa inyo mga boss, kay Neil Anciado tsaka kay Harvey Garcia. Shoutout sa inyo mga boss. So ayun, simulan na natin mga boss. So eto, simulan natin tong rig. Mag-umpisa tayo sa comfort, sa support, tsaka sa traction. So sa comfort niya mga boss, wala namang problema. Masarap naman siya sa paa. Sa support niya, wala ring problema. Mukhang hindi naman matitipalok, matatapilok. Tapos yung zoom unit niya mga boss, ayos din. Masarap siya sa paa. Kapag tumatalon ka, mararamdaman mo, ay hindi mo masyado mararamdaman yung impact pagka tumatalon ka. So maganda to mga boss. Yung traction niya, doon ako medyo nalungkot dahil mas maganda pa yung fake kaysa dito sa orig. So, sa traction niya, i-rate ko siya ng 3 over 5. Sa comfort, i-rate ko siya ng 4 over 5. Tapos sa support, i-rate ko siya ng 4 over 5. So, overall, okay naman tong pair na to. Yung traction lang talaga, hindi kami nagkasundo. So, punta tayo dito sa fake. Same na same siya. Same na same siya nung urig na pair mga boss. Pagdating sa comfort, support, ang lupit. Para sa parehas. Para sa akin ah, ano, yung sa naranasan ko lang, halos wala silang pinagkaiba sa performance. Pero yung problema dito sa peke, kapag ka naglalakad ka, yung una lang naman, mga first 10 steps ko, may tumutunog. Pak-pak, gumagano'n, lumalagotok. Parang yung peke na Kobe AD Exodus, siguro napanood nyo. Yung last na performance test na vlog ko. So, ganun siya. Pero yung nagamit ko na siya ng matagal, okay na ulit siya mga boss. Wala nang tumutunog. Dito ako nagulat mga boss, sa traction niya, mas malupit pa to kaysa dito sa orig. So, ayun, yung traction niya, para siyang Kobe AD Exodus na orig, pero hindi siya matunog. Ayun. Silang dalawa, hindi matunog mga boss. Yung court dito sa amin, Rabi Rice court siya. So ano, tutunog yung sapatos mo doon, yung gaganon. Gaganon yung sapatos mo doon. Hindi siya asfalto. Kaya alam ko 'yan. Pero hindi ko lang alam kapag pinanglaro sila sa mas makinis na court, sa mas malinis na court, tsaka kung sa tabla, kung matunog sila. Pero dito sa Rabi Rice court namin, hindi siya matunog. Unlike sa mga Kobe's ko na matunog, yung Kyrie 2, matunog siya doon. Pero ito hindi, mga boss. Pero ayun, comfort support para sa akin 4 over 5. So itong sapatos ito mga boss, sa presyong 1,800, the best na the best mga boss. Pwede siya pang laspagan, pwedeng pang laro sa mga asfalto na court para hindi masyado masakit sa bulsa. Pero hindi ko pa rin kayo ini-encourage na bumili ng mga peke na ginto. Mas maganda na suportahan natin yung mga urig na mura, tulad ng mga peak, mga anta, at least yun, urig. Hindi replika, walang pinagayahan. Pero ayos na ayos siya mga boss. Honest opinion lang. Ayos na ayos siya. So, ayun. Overall comparison nilang dalawa, sa price panalo yung peke dahil 1,800 lang siya. Sa looks panalo yung urig dahil very very detailed yung mga basa. Very detailed yung mga ano niya. Ayan, tulad niyan. Ayan, sobrang ganda. Ayan yung sa likod, sobrang ganda, 'di ba? Mga speckle, sobrang ganda. So sa looks panalo to. Pero sa performance mga boss, wala akong masasabi. Talagang panalo tong peke. Hindi ako nagsisinungaling. Parehas lang sila ng comfort, support, pero mas malupit to sa traction. Hindi ko lang alam kapag na break in na to. Kapag nalaro mo na ng mas maraming beses, ewan ko lang kung lalabas yung tunay niyang traction. Pero sa paggamit ko sa kanila ngayon, mas malupit yung peke. Ano, doon lang tayo babase sa paggamit ko ngayon. Pero sa mga next vlog ko, tatry ko tong ipanglaro at i-update ko kayo kung gumaganda yung traction niya. So mga boss, sa performance panalo to. So ang score natin 2-1 panalo yung peke sa ngayon.
Pero kapag na pang laro ko to na mas ayos pala siya, babawiin ko yung sinabi ko. Ayun mga boss. At ito pala. So ito yung triangle na pala yan boss, na may mata. Nakala ko sa last vlog ko ay Illuminati, hindi pala. Salamat kay Sir It's Rovi, pangalan niya sa YouTube. Salamat Sir, ang ibig sabihin pala niyan ay Eye of Providence, meaning Eye of God watching over humanity. So maganda pala ang ibig sabihin niyan mga boss, hindi pala porket may mata tsaka triangle ay Illuminati na. So maganda pala ibig sabihin niyan. Hindi pala yung Illuminati si Kyrie. Tapos itong letter V dito, ang ibig sabihin pala niyan ay 5. Kasi Kyrie 5 to, hindi ko naisip yun eh, no bobo yun. So salamat kay Sir Neil Ansiado tsaka kay Harvey Garcia. Sila yung nagsabi na ang meaning pala niyan ay 5. So ayan mga boss, maraming salamat sa 660 ko na subscribers. Mga boss, maraming salamat. Sana patuloy nyo itong suportahan. At yung pinopromote kong t-shirt mga boss, suportahan nyo rin. Suot-suot ko siya ngayon. Maganda to mga boss. Yung kanina kong black na suot, limited edition lang yan. Ako lang may ganun. So suportahan nyo rin mga boss. So ayun, ano pa ba? Ayun mga boss, maraming salamat sa inyo. Sana patuloy nyo ang suportahan. Yun lang, maraming salamat.